Good day mga kabudget. Okay, welcome back to my channel. Ayan, si GMC Bike Check muling nagbabalik. Ibabike check natin itong bagong labas ni Crosta. Okay, so naghahanap kayo ng 10K below mountain bike 29er. So feeling ko, ito na ang babagay sa inyo. Ito si Crosta Victor Dash. Ayan, so ibike check na natin siya. Pero ang bagong lahat, please like and subscribe. Okay mga kabudget, ito na si Crosta Victor Dash. Ayan, so ako. Color combination, black, blue. Ayan, with yellow na no, mga kabudget. Ayan, kung mapapansin nyo yung mountain bike na yan. Okay, so kung naghahanap kayo, 10K below. So mamaya sabihin ko yung tunay na presyo nito. Pero bike check na muna natin to mga kabudget. Okay, ito si Crosta Victor 29er po. Yung frame ng size nito ay medium frame. Ayan, so alloy. Dito sa kanyang top tube nakalagay yung kanyang brand na Crosta. Then dito sa baba, sa gilid, ayan po nakalagay yung Victor niya. Dito sa top tube, dito nakalagay yung All Hydro Dash 20-3. Ayan, so dito yung frame niya ay alloy. Gawa nito ay aluminum 6061 alloy material na no, mga kabudget. Okay, sa frame naman ito, ayan kung mapapansin nyo. Ayan, so nakikita yung bakas ng pinag-weldingan nito mga kabudget. Ganon din dito sa kanyang head tube, ayan mga kabudget. So kinagandaan naman kasi nito, makikita nyo talaga kung na-weld talaga ng maayos itong frame ng mountain bike nyo na si Crosta. Okay, so dito naman tayo sa kanyang down tube. Dito nakalagay yung Crosta na brand. Ayan, kung mababasa natin yung kulay gray na yan, Crosta MTB. So meron yan lagayan dito ng battle cage mga kabudget. Then ito yung seat tube nya, ito ay medium frame no mga kabudget. Yung seat post naman ito, seat clamp nya quick release. Ayan, kung mapapansin nyo, size ito 30.4 by 350 mm, alloy na po to mga kabudget. Ayan, so ito naman ay naka box whip yung kanyang seat post, alloy yan no. Pedal, stock pedal ito. Ang pedal nito ay ball bearing, plastic pa. Then may halong bakal dito mga kabudget. Dito naman sa saddle nito, Crosta ang brand. Ayan yung mapapansin nyo mga kabudget. Ayan. So Crosta din yung pinaka brand nito ng kanyang saddle. Ayan. So meron yan dito, ayan, nag-absorb. Ayan mga kabudget. So dito naman tayo sa kanyang drivetrain no? So dito yung kanyang bottom bracket, ayan, I-seal bearing square type mga kabudget. Ayan, kung mapapansin nyo, pag meron kayo nakita ganyan, ayan po, I-seal bearing square type. So tatanda natin, ito ay square type mga kabudget. Yung pinaka sukat ng bottom bracket nito ay 110 or 113 mm no? Mga kabudget. Dito sa crank naman niya ay alloy din po yung kanyang chainring, alloy 61T6 yung di ba nakalagay. Then BCD 104 3040. Ayan mga kabudget. Ayan, so 3040 yung kanya namang crank ay Solane. Ayan, forward brake through the limit. Ayan, so nakasulat yan dito mga kabudget. Ayan, bakit malabo. Okay, so dito naman sa chain nito mga kabudget, sa chain nito letter D. Ayan, so ito ay 11 speed. Yung RD nito ay Senza RX11. Okay, sa mga nagtatanong kung pwede ba daw itong gawing 2x or 3x. So dito, yung mapapansin natin dito sa kanyang ilalim no, sa kanyang may malapit sa may bottom bracket niya. Ayan. So meron niyang lagayan o daanan ng cable. So pwede siyang gawan ng FD mga kabudget. So bibilan niyo siya ng FD yung clamp type no. Mga kabudget. Dito naman tayo, so proceed tayo dito no. So wala siyang FD, naka 1x siya mga kabudget. Sa RD niya, yan, so Senza RX11. So ito ay 11 speed. Bilangin na rin natin kung sure na 11 to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 speed. Yan, 11 to 42 teeth mga kabudget. Okay, so dito yung hub naman ito ay alloy na brand yan ay Wang. Ayan, so alloy po yan, yung rim nito ay Crosta. Alloy po yung rim niya, Billy Goat Compass. Ayan po yung kanyang gulong na ginamit dito no? So Billy Goat Compass.
Then size nito 29er by 2.10. Ayan, so mga kabudget, 29er by 2.10 compass, Billigoat compass. Ayan, so dito naman tayo sa kanyang head tube. Check natin dito yung head tube nya. Ayan, tapered din po ito mga kabudget. Yung head tube nito, dito nakalagay yung kanyang brand na Crosta. Then yung logo nya na parang ano ba yan? Okay, so dito tapered 44, I think 52, mga ganon siguro to mga kabudget. Then headset is a ball bearing. Sa kanyang stem naman Crosta, naka high rise, no? So dito Crosta nya, naka positive sya. So alloy na po ito mga kabudget, Crosta brand po ito. Okay, so sa kanyang handlebar naman Crosta brand. Ayan, ito ay steel pa mga kabudget yung kanyang handlebar. So dito handle grip nya, ayan, malambot naman sya. So meron yan dito sa gilid, bakal. Ayan yung lock nya mga kabudget. Gulong, yung kanyang hydraulic, si Myers yung hydraulic na ginamit sa kanya. Then ito ay naka 1x, so wala siyang shifter dito sa left side. So meron yan dito, Senza MX-11, ito yung shifter nya mga kabudget. So Senza po ang ginamit dito kay Crosta Dash. Okay, so dito naman tayo sa kanyang fork. Fork nito ay coil, steel pa po ito, 29er, may lockout. Ayan, so lockout, yan po yung nag-absorb ng impact. Di kaya yung gusto nyo nakalock para persado kayo pag sa ahon, no? So steel pa po ito mga kabudget, Crosta din ang brand, 29er po ito, no? So quick release, yung kanyang hub, harap tsaka likurang gulong. Rotor na ginamit sa kanya yung 160mm. Si Myers din yung kanyang hydraulic. Ayan, kung mapapansin nyo, no? Sa cabling, check naman natin yung cabling nya. So yung brake sa unahan, so dito yan dumaan. Ay, so dito yung brake nya pala sa unahan, so dito nasa sa right side, no? Ayan, so nakalagay sa dito sa right side. So sa mga naninibago sa mga preno dito, yan, so right side talaga sya. Yung preno sa likuran is naka left side si Martian. So pero commonly talaga itong ito dito, yung preno nya sa unahan ay dito yan sa left side. Ito naman yung sa likuran ay dito sa right side. So familiarity na lang po sa pagkapreno. So ingat na lang. Then pag-aralan nyo muna to, yung kung saan yung impact ng kanyang preno. Okay, so may option naman yan, kadepende kung kayang gawa ng paraan ng mekaniko kung pwede siyang pailipat dito, no? So I think pwedeng-pwede naman yan ilipat, nakadepende lang po yan sa skills ng mechanic na natin. Okay, so cabling, no? So cabling tayo. So kanyang RD, so kanyang RD yung galing dito sa kanyang shifter. So RD is internal, brake sa likuran, dumaan po sa ilalim ng kanyang down tube, natago siyang dito sa ilalim. Okay, so yan. So magkano nga ba yung bikes ni Crosta Victor? Ayan, so gaya ng intro natin kanina, kung naghanap kayo ng 10k below na mountain bike alloy 29er, ayan, so si Crosta Victor Dash, ito ay 29er alloy frame, yung seat post square type, alloy na rin po yung kanyang hub, ganun din yung kanyang crank, alloy stem. Ayan, so mga kabudget, hydraulic, naka 1x11. Ang presyo nito mga kabudget ay 9,000 pesos lang mga kabudget. Ayan, oh. So sa 9,000 pesos with a previous glove tube machine guard arm slip taillet mga kabudget. Okay, ship nationwide, kahit saan man sulok ng Pilipinas nagsiship kami, no? So TikTok, sa Shopee available po yan. Ngayon kung malapit kayo dito sa shop, Budget Bikes Cavite, pwede nyo ma-avail yan. Pag pinuntahan nyo yan dito sa shop natin, cash pick up, no freebies, ma-avail nyo siya ng 8,500 discount kayo ng 500, no freebies po yun mga kabad. Okay, so yan si Crosta Victor 29er natin mga kabad.